Talakayin natin ang apat na lalaking nagbigay kulay sa buhay pag-ibig ni Imelda Marcos. Tara, alamin natin sa history. Sino nga ba si Imelda Marcos? Si Imelda Remedios Visitacion Romualdez ay ipinanganak noong ikadalawa ng Hulyo 1929 sa San Miguel, Manila. Ang ama niyang si Orestes Romualdez ay isang abogado at ang kanyang ina ay si Remedios Trinidad, ang pangalawang asawa ni Orestes. Pang-anim na anak si Imelda sa 11 magkakapatid at panganay na anak siya ni Remedios. Hindi naging madali ang buhay ni Imelda noong bata pa siya. Sa edad na 8 taon ay nauli na siya sa ina dahil sa sakit na pneumonia. At sa parehong panahon ay hindi na rin kumanda ang financial status ng pamilya, kaya naman lumipat sila sa Tacloban, Leyte, ang probinsya ng kanyang ama upang mas musportahan ang pamilya sa simpleng pamumuhay. Dito na papasok ang kanyang love story bago maging first lady. Number 1, Ninoy Aquino. Meldy ang tawag ni Benigno Aquino Jr. o Ninoy Aquino noon kay Imelda Marcos. At in-describe ito sa isang interview bilang the most beautiful woman who looked like the Virgin Mary. Crush niya dati si Imelda at dati silang nag-date. Katunayan, naging escort na ito sa isang charity ball. Sa isang interview naman ay nasabi ni Imelda na hate daw niya si Ninoy dahil he dropped her like a hot potato when Hacendera Cory came. Sa tanong kay Ninoy kung bakit hindi sila nagkamabutihan ay she's too tall for me ang sagot ni Ninoy. Ngunit sa pananaw ni Imelda ay dahil ito sa wala pa siyang maipagmamalaki noon. Hindi siya sikat at isa pa lamang siyang probinsyana na nagbabaka sakali sa mga beauty contest. Taong 1953 nang manalo siya bilang Miss Manila. Nabalita ang nagka-crush din di umano sila President Elpidio Quirino at Manila Mayor Arsenio Lacson noong panahon na iyon. Dito din nag-cruise ang landas nila ni Ninoy. Ngunit hindi na lumago pa ang ano pa mang pagkakaintindihan na mayroon sila mula nang dumating ang mayamang hasyendera na si Cory Aquino. Number 2, Elpidio Quirino. Head over heels noon si Presidente Elpidio Quirino sa tinaguriang Rose of Tacloban na si Imelda. Sa edad na 18 taong gulang ay nasa kasagsagan ng kanyang kagandahan si Imelda. Madalas siyang nag-i-stand out sa karamihan ng tao, kaya hindi nagtagal ay madalas siyang naaanyayahan para sa iba't ibang fundraising events sa bayan ng Leyte. Hindi lang ganda ang mayroon si Imelda. Magaling din siyang kumanta at ipinagmamalaki siya ng mga Leyteños tuwing nag-iimbita sila ng mga politiko kasama na dito si Presidente Elpidio Quirino. Taong 1949, pinarangalan ng isang piging at espesyal na programa si Pangulong Elpidio Quirino na ginanap sa Divine World University sa Tacloban. Umawit ng ilang kanta si Imelda para sa kanilang high-profile na panauhin at agad na bihag ang puso ni Pangulong Elpidio Quirino. Labis na nabighani ang Pangulo kay Imelda na ayon sa balita ay sinabi nito kay Finance Secretary Pio Pedrosa na seryosong kinonsidera ni Pangulo na ligawan si Imelda. Sa panahong ito ay biyudo na ang Pangulong Elpidio, gayon pa man ay hindi ito itinuloy ni Elpidio Quirino dahil makakasira lamang ito sa the prestige of the office of the presidency, kaya hindi na niya ito ginawa. Number 3, Mayor Arsenio Lacson. Sa unang termino ni Lacson, nangyari ang isang insidente na naging kontrobersiya kahit siya ay pumanong na. Ika-23 ng Marso 1953, isang matangkad na dalaga mula Leyte ang pumunta sa kanyang opisina para sa isang scheduled appointment. Ito ay si Imelda Romualdez na umaapela na siya dapat ang manalo bilang Miss Manila at hindi ang isang Norma Jimenez na nauna ng idineklarang winner ng board pageant. Sa panahong iyon ay may nabuo ng bad reputation si Lacson bilang chain smoker, babaero at manginginom na politiko. Ang pagkikita nilang ito ay naging topic sa maraming lugar kung saan sinasabing si Amy Marcos, ang panganay na anak nila Ferdinand Marcos at Imelda, ay hindi anak ni Imelda kay Ferdinand kundi kay Lacson dahil sa pagkakahawig ng mukha ng bata kay Arsenio Lacson.
Ipinakilala niya si Imelda Remualda sa publiko nang piliin niya ito bilang Muse of Manila sa isang Miss Manila pageant. Nang kunin ni Ferdinand Marcos si Imelda sa isang whirlwind romance, ay hinaman ni Lacson si Marcos ng isang fist fight na siyang tinangihan ni Marcos. Number 4. Ferdinand Marcos. Early 1950s ay lumipat sa Manila si Imelda hanggang manalo siya bilang Miss Manila taong 1953. Ika-6 ng Abril taong 1954 ay pumunta siya sa isang budget hearing kasama ang kanyang cousin-in-law para dalawin ang pinsan niyang si Daniel Romualdez na isang Speaker of the House. Nang mag-recess na ang hearing, ay pumunta sa canteen si Ferdinand Marcos at nabighani nang makita si Imelda. Nakiusap si Ferdinand na ipakilala siya sa dalaga na ginawa naman ng kanyang kaibigan na si Jose Guevara ng The Manila Times. Matapos ang 20 minuto ay nag-alok ng kasal si Ferdinand Marcos sa kanya na ikinugulat ni Imelda. Ayon sa interview kay Imelda, ang sinabi ni Marcos ay, "Miss Romualdez, if you will allow me and marry you right now, will you marry me?" Na siyang sinugot ni Imelda ng, "How can you marry me? You only met me 10-15 minutes ago." "This is love at first sight," naman ang sagot ni Ferdinand sa kanya. "There's no such thing as love at first sight," balik naman ni Imelda. Ngunit, mapilit si Ferdinand. Sinabi nito na mula pagkabata ay may dream girl na siya na kanyang iginungkit. Ganitong itsura, ganitong ugali, ganito siyang ngumiti. Dala-dala daw ni Ferdinand ang sketch na ito at lahat ng babaeng dumaan sa kanyang buhay ay dumadaan sa sketch na iyon. Ngunit hindi tumutugma. Suddenly, you came along and it matched perfectly. So, it's not love at first sight. I loved you all along. Dito na nagsimula ang 11-day whirlwind romance nila na humantong sa kasalan at habang buhay na pagsasama. 23 lamang si Imelda at 37 naman si Ferdinand. Hindi naman ito pinagsisihan ni Imelda dahil napatunayan naman ni Ferdinand Marcos kung gaano siya kamahal nito. At kahit kasal na sila, ay may mga love letters pa rin ito para kay Imelda. Totoo, sa ipinangako ni Marcos nang sabihin niyang, "I don't believe in courtship. It's a waste of time. If I love the person, I'll tell her right away. But for you, I'll make an exemption. Just love me now and I will court you forever." 11 diamante ang laman ng sing-sing na ibinigay ni Ferdinand kay Imelda. Isang representasyon ng kanilang 11 araw na pagliligawan. Talagang ibaltifik ang kanilang pagmamahalan.